Ibigay ang lahat.
Panginoon, patuloy na nagpupuri kami at nagpapasalamat sa gabing ito. Tunay nga na sa iyo nagbubuhat ang kapayapaan at katotohanan na sa kabila ng pandemya na nararanasan ng bawat isa ay nariyan ka at patuloy na nag-iingat at naggagabay sa bawat isa. Panginoon, sa panahon na kami ay may pag-aalinlangan, punuin mo ng kapayapaan ang aming mga isip at kalooban. Patuloy na manguna ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Panginoon, ibinabalik namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Sa mga oras na ito, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Galatia chapter 6, verse 9 and 10. At ang nakasaad po dito sa verse 9, kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Verse 10, samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. At tayo po ay humuko upang tayo manalangin. Aming Diyos, aming Ama, salamat-salamat po sa gabing ito. Salamat-salamat po sa pagkakataon na ako po ay binigyan niyo ng pribilehiyo para makapagpahayag ng iyong mga salita sa gabing ito. Purihin po kayo sa gabing ito. Banal na Espiritu, kayo po ang manguna sa amin, sa pangalan ni Jesus. Amen. At pinamagatan ko po ito ng ang pananagutan ng Kristiyano. Isinulat ni Pablo ang liham na ito sa mga iglesia ng Galacia. Malamang na isinulat ni Pablo ang sulat na ito sa mga lungsod ng katimugang rehiyon ng lalawigan ng Galacia, Antioquia ng Pisidia, Iconio, Lestra, Derbe, kung saan siya at si Bernabe ay nangaral at nagtatag ng mga iglesia noong una nilang paglakbay pang misyon. At ito'y matatagpuan natin sa Gawa chapter 13 at 14. Ang layunin ng sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia ay panumbalikin sa tunay na pananampalataya ang mga nadaya sa maling turo nito. Binigyan din niya na ang pagkatawag sa kanya bilang apostol ay buhat sa Diyos at hindi sa kapangyarihan ng tao. At ang kanyang misyon ay sa mga Hentel. Ipaniliwanag din niya na sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, mapawalang sala ng Diyos ang mga tao. At sa mga huling kabanata, ay ipinapakita ni Pablo na ang pamumuhay Kristiyano ay likas na dumadaloy dahil sa pag-ibig na bunga ng pananampalataya kay Kristo. Dito, ang masidhing pangaral ni Pablo sa lahat ng Kristiyano na gumawa ng mabuti sa kanilang lugar. Meron po tayong tatlong bagay na pag-aralan sa gabing ito. Ito po ay ang bakit. Ang pangalawa po ay ang kailan. At ang pangatlo ay kanino. Makikita natin sa unang bahagi ng verse 9. Ito ay nagpapakita ng utos. Huwag mapagod sa paggawa ng mabuti. At ang unang puntos ay bakit? Sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Ang pagtulong ay isa sa mga paggawa ng mabuti. Ang gawa ng kabutihan ay nagkakaroon ng potensyal. May pag-asa na makagawa ng isang masayang lugar dito sa mundo.
Nakakaramdam ng tiwala sa sarili at saya. Maaari pa itong makapagbigay ng encouragement sa kanila na gawin din sa iba ang kanilang karanasan. Naalala ko po nung panahon ni Ma'am Rochelle Bansan na isang social worker dito sa Norma noon. Isa po ako sa naka-attend ng isang crusade ni Billy Graham na ang tema po ay tulong ko, pasa mo. Isa pong napakagandang konsepto na naalala ko sa panahon natin ngayon na crisis. Ang paggawa ng mabuti ay nakakatulong para makafocus ang ating mga sarili, ang ating mga isip, palabas patungo sa ibang tao. At may positibong epekto ito sa ating kalusugan, bawas stress. At ito ay naaayon sa ating kagustuhan at hindi napipilitan. At ang pangalawang puntos po ay kailan. Kung saan matatagpuan natin sa verse 10 sa lahat ng pagkakataon. Habang tayo binibiyayaan pa ng Diyos ng buhay, samantalahin na natin ang paggawa ng mabuti na naaayon sa ating kapasidad. Kung meron naman tayong resources, mag-share. Kung meron naman tayong kakayahan na gumawa ng diskarte, gawin natin sa pagtulong at ang kahandaan sa sarili. Ang pag-volunteer sa anumang oras at lugar dapat makilala sa paggawa ng kabutihan bilang isang Kristiyano. At ang pangatlong puntos, kanino? At ayon sa verse 10, dalawa po itong ating katalakayin. Una, sa lahat ng tao. At ang pangalawa, lalo na sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Unahin po natin ang number one, sa lahat ng tao. Nagaya na nabanggit ko, matagpuan natin sa verse 10. Ito'y angkop o nababagay sa ating kasalukuyang sitwasyon sa ngayong pandemic. Hindi ko po ito sinasabi na hindi po pwede pag hindi pandemic. Pero masigit itong kailangan ngayon dahil po sa maraming naapektuhan. Ating nababalitaan sa media at ating nakikita mismo sa ating paligid ang resulta ng pagbagsak ng ekonomiya. Hindi lamang dito sa Pinas, kundi sa buong mundo. May mga kumpanya at mga establisemento na nagsara at ang resulta, marami po ang nawala ng trabaho. Kasama na ang iba, ang iilan sa ating mga kapitbahay, kung meron man yung tinatawag na iskilital. Nakailangan din tayong tumugon sa mga pangangailangan sa ating kapaligiran na handang tumulong upang magiging bahagi tayo sa buhay ng ibang tao. Sa paggawa natin ng mabuti dito, na ipapadama ang ating pag-ibig kay Kristo. Pag-ibig sa kapwa sa ganitong sitwasyon. At ang pangalawa po ay, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya kung saan matatagpuan po rin natin ito sa verse 10. Dapat mabigyan ng espesyal na atensyon ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Ayon sa Juan 13:34, mag-ibigan kayo. Kung paanong inibig ko kayo, ganun din naman mag-ibigan kayo. Ito ay utos ng ating Panginoong Hesus. Ang paglaan ng ating mga sarili. Unahin ang kapakanan ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Magsakripisyo. Magmalasakitan sa mga nangangailangan. At damayan ang may mga pinagdadaanan.
Kung ang mga bagay na ito ay hindi makikita sa atin, paano nila malalaman na tayo ay magkapatid sa pananampalataya? Sila ang ating pamilya sa Iglesia. Kaya naman, nararapat lamang na sundin natin ang paggawa ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Dahil ito'y isang utos at pananagutan natin ito bilang isang Kristiyano. At marami itong idudulot na kabutihan sa lahat at maging sa ating mga sarili. At sa pagtatapos, mga kapatid ko sa pananampalataya, tayo ay binibigyan pa ng pagkakataon ng Diyos para gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Para maipadama natin ang kanyang pag-ibig. Kailan natin sanayin ang ating mga sarili sa paggawa nito. Huwag natin antayin na mahuli pa ang lahat. Huwag natin sayangin ang mga nalalabing araw sa ating buhay. At bago po ako magtapos, meron akong iiwan sa inyo. Pagbulay-bulayin po natin ito. Ayon sa Kawikaan 3:27, ang kagandahang loob ay huwag ipagkait sa kapwa. Kung ikaw ay may kakayahan na ito ay magawa. Sa Diyos ang pinakamataas na papuri at pasalamat. Magandang gabi po sa ating lahat.
sa aking mga kamanggagawa, mga magulang, mga kapatid. Tanggapin natin ang masaganang pagpapala ng ating Diyos Ama sa langit. Patuloy nating ipamuhay ang pag-ibig at ipahayag ang pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Taglay natin sa ating mga buhay. Sundin ang patnubay. Patuloy na maranasan ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ngayon at magpakailanman. Amen at amen.